mindset kapag ikaw ay papunta na sa Andropause? Okay, one is the basic lang kasi. You have to have your serum testosterone tested, yung mga ganyan, mm-hmm. no? Kung hindi mo alam yan, mga ganyan. If you're feeling something with regards to yung sexual libido mm-hmm. and everything, pa-check ka na. Bago pa, kung natatakot ka malaman ng asawa mo, bago pa yan, you check, no? If you have a friendly doctor that you know, like kayo. Friendly doctor. Na you can ask me, di ba? Parang, tanungin nyo na, bakit ganun ang feeling ko? I feel irritated and, you know, whatever. Or you can ask na. Then you can check. Then your doctor will ask you, mag-serum testosterone ka, mag-ganyan ka, mag-ganyan ka. Then you can prevent it. Remember, andropause is preventable. It's not as scary. Ang kaibahan lang, Diego, sa atin kasi, ang females kasi menopause are very complex. The estrogens are very complex. Kaya minsan, ang mga babae, sinasabi ko, ako, sinasabi ko, mga superwoman yan eh. Kaya they are given the chance to deliver children because their estrogens are very complex than us, no? Sa atin kasi, parang ano lang yan eh, petik-petik, bumaba, o sige, bigyan mo ng gamot, okay na, di ba? We're comfortable to that. Kaya when you treat female menopause, it's difficult. The OB-GYN will check you a lot, no? Tapos minsan, na-treat ka na, hindi ka pa rin naaayos, hindi ayos, pero it tends to be very complex. Lalaki, pag sa men kasi andropause, you just have a pop the tablet, injection, madali na i-correct yan. Less of yung mga metabolic diseases mo, kung may diabetes ka, hypertension. Dok, tanong ko lang din, bukod dun sa nasabi mo nga, yung lifestyle changes ba, kasama rin ba yun para ma-improve yung quality of life ng isang lalaking going through andropause? Yes, importante yun, no? Like when you're 40s, late 40s, you start doing healthy living, healthy eating, try to do a little bit exercising, di ba? Kung hindi ka naman talagang sporty, a little bit exercise. Don't force yourself. Kasi at least, na natutulak yung testosterone mo to do its function, di ba? Kasi exercise is good. And you think positive, di ba? Jegs, laging positibo lang. Kasi alam ko naman, when you get to 50 and above... Dr. Andrew, pasa ba si Diego? Hindi, sinasabi ko lang. Sinasabi ko pa. Candidate. Ang sinasabi ko lang, para at least to prevent, okay, parang at least yung sinasabi natin na a lot of positive things prevent the stress in the male. Kasi, di ba, pag sabi natin, may edad ka, kagaya ko, you think a lot. When you think a lot and you keep on thinking a lot, the production of testosterone tends to be depleting. Di ba, mababa na, bumababa na, lalo pang mag-deplete. Pag na-deplete ka, then you go really to the full-blown, no? Erica, full-blown andropause. Oh, ayan ka na, bahala ka na. Kaya sa pala, Doc, yung nag-uusap tayo noon nila William. Di ba? Ni Will, sinasabi mo sa amin, sometimes ang pre-andropausal male, kikikwestiyonin niya yung life choices niya from work to anong ginagawa niya. And you told us, don't worry, hindi yan ibig sabihin nag-iingat or nagiging selfish ka. It's just that bumagsak lang talaga ang hormone mo. Remember, Diego, William went into a few crises also, di ba? Yeah. Di ba? Na-mention mo, di ba? Yung parang emotional, di niya alam, naiintindihan. Pero after a while, when we start talking, bumalik na siya. So hindi niya na na-experience ulit yon. Kasi pag pinabayaan mo siya rin, Angel, dere-derecho na yan. you will achieve the early andropause stage. Okay. Regression. Kada ng topic ni Dr. Joseph, marami sa amin ang bahay nag-enjoy. In a sense, okay. Somebody who is going through andropause, that is valid. Kumbaga, yeah. 'Di ba? Hindi yan nag-excuse lang, etc. So, and there are certain processes na pwedeng magawa pa to correct it.